Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So ang content po natin ngayon ay kung paano natin gamutin ang alaga nating sisiyo na may sakit. Guys, gusto ko lang pong i-share to lalo na po sa mga baguhan natin na nag-aalaga ng mga manok. So kung wala ka po pong idea kung paano gamutin ang ganitong klaseng sakit ng manok, so panoorin nyo to guys. So kung bago ka pa lang po sa channel na to, please subscribe my channel. So tara, panoorin nyo kung paano natin ginagamot ng simple lang po ang ating mga alagang may sakit. Ito po guys yung ating gagamutin na sisiw. Bali dalawa po yan, yung isa nasa karton pa. So tatlong magkakapatid po yan. So ayan po, namamaga na yung mata niya sa kabilang mata. So ayan po, yung isa niya medyo okay pa naman, pero magana rin. Pero yung ito talagang ano, itong sa kabila talagang malala. So ayan po, hindi ko po napansin niya sa kulungan, kaya lumala yung sakit niya. So ngayon ko lang napansin. Kaya ito po guys, gagamutin natin. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po gamutin ang simple lang po, basic na gamutan. So gagamit po tayo ng ano, herbal and organic medicine. Ito po guys, oregano. Yan, gagamit po tayo niyan. Then uling. Then essential oil. Ito yung tinatawag kong magic oil. Organic oil po yan. So trusted ko na po yan. So kahit sa anong skin disease, kayang-kaya po yan. So subukan natin nagamutin itong ating sisiw. Nagamit itong ating tatlong organic medicine. So ayan, drugin natin ang bagya. Then yung mga butil-butil niya, yun ang isusubo natin. Ayan, mga ganyan po. Mga ganyan po kalaki. So guys, pwede naman pong drugin yan para isabay sa ano, sa inumin. Kaya lang ito, medyo mahina na uminom tsaka kumain. Kaya kailangan tulungan. So kailangan subukan na lang. Pero pag magandang resulta niyan, bukas baka pwede na nating ano, ihalo sa tubig yan. Gawin nating pulbos yung kanyang uling. Then ihalo natin sa tubig. So sa ngayon, kasi medyo mahina pa sila. So yan, tutulungan muna natin silang anong subuan. Kailangan natin isubo yung uling, then yung oregano. So yan po guys, ito po yung aking isi-share sa inyo. Alam ko po sa mga viewers natin, marami pong mga nag-aalaga po ng manok. So kung hindi nyo pa po alam ito, so may idea na po kayo kung paano po gamutin ang mga organic lang or herbal itong ating mga may sakit na alaga. So ayan po, papakain po natin yan na uling na yan. So ayan po, wala namang problema kasi natutunaw naman po yan kaagad eh. So kahit na buumo po siyang ano, isubo. Then susubuan natin ng oregano kahit mga dalawang dahon. Ayan. Unti-unti natin siya na para may subo, then malunok niya. So yan talaga, hirap na hirap, talagang hindi na makadilat yung mata niya. So yan, medyo malikot. Guys, kailangan nating ano, gamutin niya ng twice a day.
So, isa sa umaga tsaka sa hapon. Then, ganun pa rin ang process niya. So, pakakainin ng uling, then oregano. Then, mamaya lalagyan natin ng essential oil doon sa mata. Para, ano, hindi ma-infect. Itong dahon, kahit ilang dahon naman ang susubo natin, okay lang po yan. Wala naman pong dosage yan. Tsaka wala naman pong side effect. Tsaka wala pong overdose yan. Kaya unlimited po. So yung kung kaya lang, titingnan nyo na lang kung okay na sa kanya yon o kulang pa. Bahala na po kayo, bahala na po kayong magtantya. Pero guys, dapat ano, tiyaga talaga kayo kasi tiyagaan po ito eh. So umaga at hapon po dapat ginagamot niyo po sila ng ganyan. Sinusubuan ng uling din oregano. Bukas guys, kung medyo okay na ang pakiramdam niyan, then makakainom na sila. Yung uling po, gagawin ko pong pulbos yan, then isasabay ko na lang po sa kanyang ano, sa kanilang inumin, para hindi na mahirap yung pagsubo. So yung oregano na lang po ang isusubo natin. So sana bukas medyo okay na sila. So tatlong magkakapatid po yan, yung isa wala naman pong sakit. Ito lang pong ano, dalawa, yung isa nasa karton pa. And ito guys, talagyan natin ng ano, essential oil, organic essential oil. Yung kung tawagin ko, magic oil. So yan po. Pantao po yan sa mga ano, ginagamot sa mga sakit sa balat. Kunti lang po ilalagay natin. Yan. Lagay natin sa daliri natin. Kasi roll on po yan. Ayan. Then ilalagay natin sa mata. Yan, para gumaling po yung kanyang mata. So kung hindi naman po siya makakita, paggaling niya, kahit paano, nakasurvive siya. So sana hindi pa na-apektuhan yung kanyang ano, yung itim sa mata. Kasi yun po yung pinaka-importante. Kasi kung na-damage na po yan, ay hindi na po makakakita ang kabilang mata niya. Nanginayang po ako dito kasi lalaki po ito. Tsaka hybrid po ito eh. Hindi lang po talaga ako gumagamit ng injectable. Kaya kung minsan talaga, tinatamaan ng sakit itong aking mga alaga. Pero every time na nagkakasakit po sila, yan po ang ginagamot ko. Uling, oregano, then essential oil. So ito po yung isa. Ayan, yung kapatid. Ayan o. Magana rin yung kanyang mata, pero kahit paano na ibubuka pa niya yung mata niya. So hindi pa masyado. So, sana hindi maapektuhan yung paningin nito. So sana guys, maano to, gumaling. So ayan po. Ganun pa rin ang proseso natin. Papakainin natin ng uling. Then, oregano. At lalagyan natin ng essential oil yung kanyang mata. So, yan po guys. Dahil mahina pa sila, so susubuan muna natin.
Then kung bukas, medyo malakas na sila. So ihahalo na natin yung uling sa kanilang inumin. So ayan po guys. So kung wala po kayong idea about dito, so panoorin niyo lang po to para magkaroon kayo ng konting idea. So ayan po guys, kahit ilang dahon po ang isubo natin hanggat kaya po ng ating sisiw, okay lang po. So ito po guys, lalagyan na natin ng essential oil. Yung kung tawagin ko, magic oil. Kahit sa hayop po, pwede po yan. Ayan, sa tao o sa hayop man, pwede pong panggamot yan. So napakabisa po yan. Kasi po ano po yan, anti-viral o virus at saka anti-bacteria. Bacterial. So yan po ang magic oil na yan. Kaya nakakamangha po yan kasi napakabilis po magpagaling po ang essential oil na yan. Guys, kung meron po kayong mga sakit sa inyong mga balat, kung pabalik-balik na po kayo sa doktor para magpagamot, so subukan nyo po itong aking magic oil. So message lang po kayo, then usap tayo. Nasa Lazada po yan. Matagal ko na po yan na i-display doon sa store ko sa Lazada. So, yan po. So, okay po. Putasan natin yung ating pulungan ng sisiw para makasingaw at magkaroon ng ventilation para labas-pasok yung hangin niya. At hindi naman masyado mahirapan yung ating mga alaga. So, dagdagan po natin ng butas. So, ayan po. So, guys, next video, abangan nyo po yung ating susunod na gamutan. So, subaybayan nyo po ito, guys, para malaman nyo kung talagang effective itong ating ginagamot dito sa ating mga alaga nating may sakit. So okay guys, maraming salamat sa panonood. God bless po.